Hello mga ka-lovesters, good morning. Kumusta kayong lahat? Namiss ko kayong lahat. Matagal din tayong hindi nagkita. So mga ka-lovesters, ngayon... So mga ka-lovesters, ngayon papakita ko sa inyo, pasilip ko sa inyo kung ano yung ginagawa na isang mechanical draftsman. Yung buong araw kong ginagawa sa trabaho. So tara, kita-kits tayo. Simulan na natin. Mga doctors, dahil muna tayo sa simbahan ng Divine Mercy. Bago tayo pumasok sa opisina, at least pay muna tayo ng taglit lang para sa guidance for the whole day na magtatrabaho tayo. Yun mga doctors. Nandawi kasi siya mga ka-doctors pagka pumapasok ko sa opisina. So, might as well daan palagi para sa guidance. Kasi malapit lang naman siya sa office namin. Printer, tapos simula ng printing bago magkape. Okay. 3D print. Simula tayo mag 3D print para ka-laptops. Ayan, 3D printer natin. 3D print tayo ng mga prototype nung ginagawa natin. Kadapsters, break time natin. So, habang 3D print tayo, kain muna tayo. Tingnan natin yung ating ulam. Yung mga kadapsters, yung ating lunch. Yan. Ayos. Mainit na mainit. Yun, kain tayo mga kadapsters. Kakauwi lang galing trabaho. So, yun yung vlog natin. Yun yung buong araw na ginawa natin sa trabaho. So, a day of work of a mechanical draftsman ba yung tawag doon? Yun. So mga kalapsin, sakauwi na po tayo galing sa trabaho. Mainit. Yun, kakauwi lang natin. Bibis muna tayo. So mga doctors, yun yung buong araw na ginawa namin sa office. So yun yung basically yung daily routine ko. Pagdating sa opisina, pag mayroon akong pini-3D print, bukas ka ng 3D printer kasi matagal kasi yung printing ng sa 3D. Then sa computer, kung mayroon akong mag-drawing, kaibang task pa na i-assign sa akin. So tinatapos ko muna. Mostly kasi pagka nag-3D print ako, minamasilihan ko muna yung tapos pinipinturahan. So, yun yung pinaka task kong ginagawa sa buong araw. Pagka meron akong tinatapos na project na ipoprototype natin,
sa yung gawa natin sa SolidWorks. So yung kinoprototype natin yung bagong design para makita natin yung mga fittings kung tama doon sa design natin. Kasi para pag ginawa yung molde, makorek agad natin yung mga ano, mga sasabit na mga parts doon sa drawing natin. So kaya tinitrip-print natin yung mga rafters. So yun lang mga rafters. Itagets tayo sa sunod na vlog. Although you have not subscribed my channel, please do like, share, and subscribe my channel. And click that notification bell para updated kayo sa susunod na ating mga video. God bless mga rafters. See you on my next vlog. God bless.